Ayan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kabackyard. Ito katatapos ko lang pong mag-deliver ng ating mga incubator. At may mangilan-ngilan din na cuttings ng mulberry tayong diniliver ngayon, no? So, ayan, update ko lamang po kayo dito sa backyard natin. Katatapos ng ulan at meron na namang bagyo, no? So, yung mga alaga natin, mga kabackyard, ay dapat naka-safety. At meron silang mga pwedeng masilungan. So ito, mga kabackyard, yung ating dating kulungan ng mga alaga natin. Pinaumpisahan ko na pong pabagbag. Ayan na. So, bali dito kanina. Ayan na. Ewan ko po kung anong gagawin dito ngayon. Pambaba ko diyata dun sa gagawin natin gulayan doon sa baba, no? So, ayan yung ating iniisip ko pa kung ito ay magiging grower house ng mga pinapapisa kong Rhode Island Red. Ayan, medyo makalat pa dito. Buti nga po at walang ahas na nakita, no? So, ayan. Dahil 100 mahigit yung inaasahan kong ma-hatch doon. Pero kahit siguro 90 lang. 90 na mapisa. Masaya na ako doon, mga kabackyard. Ayan. Ating backyard dito. At pag ganitong oras talaga, wala yung mga alaga natin. Ayan. Ilibot ko lamang po kayo. So, ayan, no? So, ayan yung mga, gagamitin na... Ito, hindi po ito masasayang kasi gagamitin na pambakod dun sa gagawin nating gulayan sa baba dahil... Siyempre kapag may mga alaga tayong manok, mga kabackyard, alam nyo naman na po na delikado maggulay, no? So dapat yung manok yung ikulong or yung gulay yung ikulong. So yan, medyo maayos-ayos na dito kapag naalis po itong mga pambakod natin. Yan, hanggang ngayon di pa rin din dumadating yung in-order ko pong range net. Para dito sa manukan sana natin. Kaso wala pa din po, ano? Dito kaya. Ano kaya ang... may ahas na dito, mga kabackyard, ha? Ayan. Pero papalinis ko pa rin po ito. So, ayan. At... nga pala, ipapakita ko po sa inyo mamaya yung ating mga Brahma chickens. Chicks pala, no? Na yung mga na-order na po sa atin. So, nihintay ko na lang yung rider kung kailan ang punta niya ng Zambales. May order po kasi sa akin sa Zambales, mga kabackyard, isang incubator. 10 1-month-old na Rhode Island Red at 3 mahigit isang buwan na yung Brahma. So, napag-usapan namin noon ay yung Brahma po, yung maliliit, parang 3 weeks lang po yata yun o 2 weeks lang yata na pag-usapan namin nun. Pero malalaki na po yung naibigay ko sa kanya or ibibigay ko sa kanya. Hindi ko na po binago yung presyo na napag-usapan namin, no? So, ganun pa din po. So, iniintay ko na lang yung rider, no? So, yan mga kabackyard dito. Yan yung itsura ng backyard natin ngayon. Yung mga alaga natin, wala sila ngayon, no, na sa galaan. Ayan. So, ayan. Sayang yung mga bunga ng kalamansi natin, mga kabackyard. Malalaglag lang. Di po kasi namin kayang ubusin, no? So, ayan. At yung minarkot ko po dati ay meron ng ugat. Ito siya, oh. Ayan, nagkaugat na, no? So, kala ko dati hindi na siya magkakaugat kasi medyo natagalan. Pero, ayan, malapit na natin i-transplant ulit. So, ayan mga kabackyard, ngayon naman, ayan, may pinapagawa kong brooder. Pinapaprepare ko na dahil malapit na pong mapisa yung ating mga nakasalang sa ating incubator na Rhode Island Red, no? So, ayan,
Ito ay siguro nasa 2 metro ang lapad at 1 metro ang haba. Ayan, mga kabakyard. Screen na lang to at plywood ang kulang, no? So, ayan. At paganda-ganda na rin yan. Kasya na siguro dyan yung 100 nating mga day-old chicks, no? Ayan. So ayan, bali ito po yung sinasabi ko nga magiging gulayan natin mga kabakherd. Sayang kasi po yung space, no? So ayan si Mang Rod, siya yung nagbubungkal ng lagayan natin ano, ng poste, no? At yung mga pinakita ko po sa inyo kanina na mga kulungan na giniba, yun po yung ipambabakod natin dito sa ating gagawing gulayan, no? So bumili po ako ng mga binhi ng mga gulay natin. At yun, para maless na din tayo sa pagpupunla, no? May mga nabibili naman po ng mga binhi. So yan, at papatrim ko din itong ating mga Madre de Agua para mas lalong lumago, no? Ayan. So yan, maliwanag na dito mga kabakerd. Inalis na yung sampalok natin. At ito, natrim na din yung mga ibang saging, no? So yan, ayan si Mang Rod. So, papakita ko sa inyo to mga kabakerd, itong gagawin nating project na gulayan once na gumanda-ganda na, no? Ayan. So, ngayon mga kabakerd, dito yung mga alaga natin. So, pinakawalan ko sila dahil ngayon lang po umaraw. At para makapagpa-init din sila, no? So, ito yung mga, ano, mga kabakerd, mga Brahma natin at Rhode Island Red na sold na yung mga yan, no? Pero hindi yun kasama. Hindi yan kasama, mga kabakerd. Ito yung mga Brahma na ipupunta natin ng Zambales, no? So, ito, iba na po ang presyo nito ngayon, no? Malaki na kasi siya, magto 2 months na po, pero dahil nga po sabi ko, yung presyo ko dati hindi ko na iniba, although nag-iba na yung age nila. Ayan o. Ito mga kabakerd, nag-iba na yung age, pero hindi ko na po iniba yung price, no? At dahil yung nakuha din naman ni sir ay hindi rin basta-basta ang presyo ng lahat na nakuha niya. Kaya ayan, bali parang previous na yung kanya, yung age na ano ng mga sisiw na ibibigay natin sa kanya. Ayan. Healthy yung mga Brahma at Rhode Island na ibibigay natin sa kanya. Pakita ko po sa inyo yung sample ng Rhode Island mga kabakyard na ibibigay natin kay sir. Ayan, halos ayan. Tignan niyo po. No? Dark mahogany. Ayan niyo po yung tuka mga kabakyard. Super dark. Pati yung kanyang paa ay yellow na yellow, no? So, yan. Ito, lagi nakikisama yung native na to. So, yan. At ito yung kanyang mga Brahma. Healthy mga kabakyard ay mga Rhode Islands. At yung mga mangilan-ilan natin na buhay na ano Muscovy duck, no? So yan, wala ito dun sa backyard natin dahil dito at least ay ano po, hindi sila makakakuha ng sakit, no? Tsaka anytime pwede ko silang pakawalan. Ayan. Doon po kasi pag sa lupa nyo sila pinakawalan mga kabakyard, minsan may mga ano, may mga nakukuha silang sakit, no? So yan. Bali, si sir na kumuha sa akin. Hindi ko pa po natanong ang kanyang pangalan. Pero yan. From Zambales po. 1 incubator, 10 Rhode Island Red, at 3 Brahma ang kanyang kinuha. No? Yung incubator natin, mga kabakyard, ay hindi ko isasabay sa rider dahil baka hindi niya nakayanin. So yung mga sisiw na lang po yung aking ipapadala. Mga to kasi matakaw. Nakikipunta po sila dito eh, no? So, yan.
mga Rhode Island natin, mga kabakyard. May kita nyo naman sa paa pa lang. Pure Rhode Island red na po, no? Ayan. So, ayan mga kabakyard, yung update ngayon dito sa ating backyard at sa ating mga alaga na, ano, sa awa ng Diyos ay sold out na, no? Yung ating mga Brahma at yung ating mga Rhode Island Red. So, ayan, sa mga gusto po na magpa-book ng ating mga papisan yan, 1 month old po ang ating year out, ay mas maaga po, ay mas maganda, no? Mga kabakyard. So, ayan, yan lamang po sa ngayon at happy farming po sa ating lahat.